Who is there even among you that would shut the doors for naught? Neither do ye kindle fire on mine altar for naught. I have no pleasure in you, say the Lord of hosts, neither will I accept an offering at your hand. For from the rising of the sun, even unto the going down of the same, my name shall be great among the Gentiles, and every place incense shall be offered unto my name, and a pure offering, for my name shall be great among the heathen, saith the Lord of hosts. But ye have profaned it, in that ye say, the table of the Lord is polluted, and the fruit thereof, even his meat, is contemptible. Ye said also, behold, what a weariness is it, and ye have suffered it, saith the Lord of hosts. And ye brought that which was torn, and the lame, and the sick, thus ye brought an offering. Should I accept this of your hand, saith the Lord. Sabay-sabay. But cursed be the deceiver, which hath in his flock a male, and voweth, and sacrifice unto the Lord a corrupt thing. For I am a great king, saith the Lord of hosts, and my name is dreadful among the heathen. Pray, Lord, ma'am. Salamat sa inyong mga salita again. Nag-aralo namin. Masalamat sa anniversary namin. Kami po'y going sa fifth year. I pray, Panginoon, kayo mo maging katanggap-tanggap sa inyo aming paglilingkod, Panginoon, pagdating sa soul winning, aming worship, Panginoon, pag-aaka, inyong kaluluwa, Panginoon, bibigay at mga tayo pang bagay, Panginoon, maguturo, bata, mga kapatid, lilingkod lang kayo namin ng maayos, Panginoon, na spirito, Panginoon. So I pray kayo pong mag-gabay sa amin ngayong umaga para naman kayo po'y makapaglingkod sa inyo. From this day onward, maayos, Panginoon, katanggap-tanggap sa inyo. Kailangan po, Lord, kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen. Ako po na po. Good morning po ulit sa lahat. Title po nito is My Name Shall Be Great. My Name Shall Be Great. Sa Tagalog, ang aking pangalan ay magiging dakila. Eh, Pastor, alam na natin, dakila ang Panginoon. Eh. May ibig sabihin yan. Okay? So again, napansin nyo ba sa Bible, pangako ng Diyos na I shall be their God and they shall be my people. So may mga ganun pangako, di ba? At natupad naman yun. Pero, masasabi niya, I shall be my their God. Eh, di ba, talaga naman Diyos na ako. Sabi ko na personal yon sa kanila. Kasi kahit ang Diyos ay Diyos, yung iba hindi siya ginagawang Diyos. Okay? So, ganun po yan. Kaya, my name shall be great. O great naman ang pangalan ng Panginoon. Pero sa iba, hindi. Or para siyang nade-despise. Para siyang babaliwala. Okay, parang sa atin nga. Then again, di ba? Pag tayo ay sa paglilingkod natin, ang topic natin sa paglilingkod. Okay? Bilang mga anak na ng Diyos. Kaya subtitle po nito, Serving the Lord with All Zeal and Passion. Okay? Kasi nga, minsan niya, pagkatapos anniversary, handa-handa, dahim-dahim paghanda, tapos bigla, tatama rin na. Yung iba naman, absent kasi tagal ko ng memory verse, hindi mo na memory verse. So hindi po dapat ganun, dapat nga na-practice natin yung maayos sa paglilingkod, tapos naman hindi para tayong pag ganyan na tayo tapos bigla ma-reset. Hindi maganda, di ba? Maganda nga yung bilang natin eh, pero iba parang wala, no? So nauhuli na. Anyway, so define muna natin mga importanteng terms dito, no? Kaya serving the Lord with all zeal. Ano may sabihin zeal o kaya passion? Sila lang po yan, no? So tingnan natin na marami itong verse sa Bible, eh. Hindi nakikita nyo dyan, kaya basahin ko na lang. Or sundan nyo, kung kaya nyo. Sabi po sa, tamayang tayo sa word na zeal po, ay alam natin yan, eh. Ibig sabihin lang nung may kabaliktaran ng zeal is yung parang pagod ka na. Ayaw mo na, tinatamad ka na. Yan. So, ayun ang ayaw natin. Gusto natin may zeal. Ibig sabihin, maayos, masipag, maayos, maganda, may, yan, maayos, basically. So, sa naglilingkod, hindi mo gusto yung papatay-patay. Okay, para walang gana. May nakita na ba kayo ng ganon? Na madalas ginagawa natin. Nakita ba yung pastor na nag-preach para walang gana? Di ba? Yun ang mahirap. Yun ang mag-reflect sa mga tao din. So kaya nga sinisikap natin dito na hindi tayo ganun.
Ngayon, minsan may patawa pa. Minsan, ayaw ko nga gawin yun eh. Hindi ko hilig yun, pero nakita ko kasi yung tao. Minsan, kailangan nyo. Kailangan makuha. Makuha yung mensahe. Amen? Minsan, galit. Minsan, tawa. So, paano ngayon yung mga lingkod ng Diyos, mga anak ng Diyos, pag yan na, kailangan na maglingkod, ginaganahan. Amen? Kasi yung iba nga, mas mahirap, iakayin ba? No? Yung iba ay parang yun nga, pagkatapos anniversary, tinatamad, okay, gusto magpahinga. At iba naman, talagang tamad na, nabanggit kanina, karnal na. So, kailangan mong akayin. Kailangan, no? Kanta tayo, awit tayo! Hirap na hirap na nga yung papaawit eh. Kaya hindi basta-basta yung papaawit po. Ikaw mismo maapektuhan ka pag nakita mo yung mga tao tinatamad. Mas puro ano lang, ganyan lang. Maya maya, alay nyo, wala na dito si Brian. Di naman, kunwari, kasi tinamad sa inyo dati. E buti kayo, hindi ko nakikita. So, yan. So, ang unang ginamit po dyan, ito si, kasi pwede pong negative, pwede positive po yung siya, Zeal, ha? Kaya yung una dyan, sa 2 Samuel 21:22, 21:2, I mean, so, yan po yung, and the king called the Gibeonites and said unto them, now the Gibeonites were not the children of Israel, but the remnant of the Amorites, the children of Israel had sworn unto them, and Saul sought to slay them in his zeal to the children of Israel and Judah. So, ang kwento po yan, si David, nakita niya parang di sila pinagpapala ng gusto ng Diyos. So sinabi sa kanya ng Diyos, kasi naman itong si Saul, pinagpapatay yung mga Gibeonites, eh nagsumpaan na yung Gibeonites, siya kasi na Joshua, kung naalala niyo, binabasa niyo yan. So kahit kailangan silang patay, kaso nakipagsumpaan sila dun eh. At nakipagkasundo, nagbayad ng tax, tagapaglingkod sila ng Israel. So huwag mo nang galawin. Ganun pong prinsipyo ng salita ng Diyos, ha? Kaya ito si Samuel, si Saul, gusto yung pagpapatayin. Dahil sabi doon, zeal to the children of Israel and Judah. Ibig sabihin, oh, tayo yung mga galing, ha? Sila, patayin natin. So, minsan, mali rin yun. Hindi niya kinonsider yung agreement na meron na yung children of Israel at yung mga Gibeonites. Kaya, ang ginawa dyan, bandang huli, kung alam niyo yung kwento, pinatay ni, hiningi ni ng mga Gibeonites kay David yung mga anak ni Saul. Kaya, kasi patay na si Saul, eh. Mapapatayin din namin yan, no? Tindi, no? Kasi galit-galit na eh, parang ngayon sa Israel, ganun. Galit-galit yan, di basta-basta mga reconcile. Kasi lolo namin, pinagpatay nyo, ganyan-ganyan, inagawan nyo kami. So ganun ang ginawa nila, kaya ang hiningi nila kay David, yung mga anak ni Saul, papatayin daw nila, at binigay naman ni David. Kaya hindi lahat. So anong napansin nyo doon? So, dahil lang sa zeal ni Saul na mali. Okay, pero maganda yung zeal, ibig sabihin nito, kala mo, masigasig, yung pala yung term, no? Masigasig. Ano tayo sa 2 Kings 10:16 naman? Sabi niya, and said, come with me to see my zeal for the Lord. So they made him ride on his chariot. Ang context naman po, si Jehu, kilala niyo yun, isa maging hari, inutusan siya ng Diyos na patayin yung mga ubusin po, yung mga lahi ni Ahab. Pero ilang generation nagpas, hindi nangyari yun, pero nung inutusan siya, so yun, pinatay niya. Okay? And then, 2 Kings 19:20. So, yung sabihin lang, yung zeal, naintindihan nyo na, masigasig. Talagang inubos nyo, binasan nyo yung context na yon. Oh, sino kayo? Kami mga kamag-anak, kami na ganyan. Oh, patayin yan. Ganun katindi yun, no? Huwag nyo gagawin ngayon yan, ha? Nag-aaralan natin kung yung sabihin ng zeal. 2 Kings 19:31. For out of Jerusalem shall go forth a remnant, and they that escape out of Mount Zion, the zeal of the Lord of hosts shall do this. Ibig sabihin, gagawin talaga ng Diyos. Minsan, kaya minsan tayo, wala kang gana-gana kasi hindi natin naintindihan kung paano kumikilos ang Diyos. Sa panahon pa lang natin ngayon. Pag nakikita mo, nakabalita mo, parang nakabastos naman ng Diyos, mga baptism, ang konti naman natin, hindi mo lang alam kasi yung mga dapat mong malaman pa. Kaya sabi dito, ang Panginoon ang gagawa niya, sigurado yun. Ano pa? Dito tayo sa Psalms, for the zeal of thine house, Psalm 69:9, hath eaten me up, and the reproaches of them that reproach thee are fallen upon me. So, kinote po yan sa New Testament, sa John 2:17. Sabi doon, and the disciples remembered that it was written, the zeal of thine house hath eaten me up. So, Tagalog ng eaten me up is, mahal na mahal niya, yung panambahan, yung templo ng Diyos. Kasi anong ginawa dyan? Di ba ginawa niya ng Den of Thieves? So, kaya galit na galit ang Panginoon. So, another meaning ng zeal, yung talagang may passion ka.
Hindi ka papayag ng salita ng Diyos na bastos. Hindi mo na papayagan yun na mabastos yung gawain ng Diyos. Yun ang zeal din. Another meaning. Kaya alam nyo nung ginawa ng Panginoon, pinaghahataw niya pa yung mga ano, di ba? Ano pa? So, di ko na, pero yung marami dito, the zeal of the Lord shall do this, the zeal of the Lord shall perform this. Ibig sabihin lang, mangyayari yan. Huwag tayong babatay-patay sa paglilingkod sa Diyos. Okay, dito tayo sa Isaiah 63:15, sabi ito, look down from heaven and behold the habitation of thy holiness and of thy glory. Where is thy zeal and thy strength? So, medyo magka-synonym pala yan. Zeal and strength. Pag wala kang strength, parang walang gana. Okay? So, kabaliktaran niya, weary, nawi-weary ka na. Nagpapagod ka na. Kaya sabi dyan, where is thy zeal and thy strength? The sounding of thy bowels and thy of thy mercy toward me, are they restrained? Tinatamad ka na ba? Wala ka namang gana, wala ka ng lakas? At ganun, marami pang iba. So, yun ang ibig sabihin po ng zeal. So, again, ang pinakasama na lang nun, dapat paglingkuran natin ng Panginoon ng may zeal. Ngayon, ito naman, sabi nga sa inyo, medyo ano ito eh, neutral lang zeal eh. Depende nga kung saan ka zealous. Kaya sabi sa Romans 10:2, sabi doon, for I bear them record, ang context ito yung mga si Paul, pinag-usapan niya yung mga Israel, for I bear them record, nakikita ko, talaga nakikita ko at kilala itong mga Hudyo, sabi dyan, that they have a zeal of God, but not according to knowledge. A very famous verse, no? Yung sabihin naman ito, pwede kang maging zealous, napakasipag mo, mali ka naman. Kasi mali yung pagkaunawa mo. So, again, huwag kayong maingit sa mga medyo masipag lang. Kaya tayo, pag nakita natin kanina na, topic na naman kami sa iglesia ni Manalo, no? Aga nila, tayo, papunta pala sila, pauwi na eh. Kaso nakakasar yung mga jeep, oh, sa gitna naman eh. But anyway, nasabi doon, ako palang pala yun, no? Hindi ko pa sila kasama. So, sabi doon, huwag kayong maingit dyan. Amen? Ang sigasig naman ito, huwag niyong purihin. Gayahin niyo yung pagiging sigasig, pero huwag yung pagkakaano nila, pagiging kulto nila, na mali yung paniniwala. Amen? So, ganun yun. So, meron silang zeal, ingatan niyo yan. Eh, punta ako ng punta dito, hindi naman ako tuto, maaga lang ako, paagahan lang. Papormahan lang. Pero pag-aral na, inaaral na, ay, hindi para sa akin yan, yung mag-aral. Maling-mali. So, dapat ang inyong zeal is according to knowledge. Pag alamin mo muna yung dapat mong alamin, eksakto, ano yung kalooban ng Diyos, saka mo gagawin ngayon ng may zealousness. Okay? So, pero again, yung zealousness kailangan. Kasi pag alam mo na, ayaw mo mong gawin, kaya tatamad-tamad ka naman. Okay, oh. 5:30 tayo, alis tayo dito, ha? 6:30 na, wala pa. Ihintayin ka pa. Okay? 2 Corinthians 7:11, busin natin ito, for behold the selfsame thing that you sorrowed after a godly sword. So, natapos natin ito, 2 Corinthians, alala niyo yun. So, yung pinagalitan sila ni Paul, pero sila ay talaga naman instruct ni Paul, mali yan! Nagbago sila, kaya sabi doon, what zeal! Yay, what revenge! So, ang ganda, kasi ang pangit ng ginawa nila dati, tapos nung sila ay natuto, at sinunod nila yung dapat nilang gawin, iniwalag yung kapatid ng kung anong ilang taon, hindi ko alam, buwan. Sabi ni, ang ganda. No? Pinagalitan kayo, natuto naman kayo, dapat ganun. Hindi pinapagalitan na tayo, wala pa rin. Labas na yung litid ni Pastor dito. Ano yung Pastor? Ano ba yan? Nakikita mo na sa YouTube, oh. Lumalabas na dito. Isang galit na galit na yun. Amen? Amen. So, hindi pa natuto, so dapat natuto na. What revenge in all things you have approved yourselves to be clear in this matter. So sa verse chapter 9 naman, the same book. For I know the forwardness of your mouth, for which I boast of you to them of Macedonia, that Achaia was ready a year ago, and your zeal hath provoked very many. So yung pala yung zeal, ito yung positive. So gumawa sila, naalala nyo, di ba? Giving yan, naalala nyo ba? Ilan lang yan eh. So nakita nila itong mga taga-Corinthian, noong una, hindi mo magbigay ng tuto. Uy,
Eh, Macedonia yung sikat sa gano'n, sa giving dati. Ano na? So, na-provoke sila. Ibig sabihin, kahit wala na sila, bakit yung ano, yung church na yan, wala namang maraming tao yan, bakit may bagong sasakyan yan? Ang magawa yung ministry, di ba? Kasi nagbigay sila sa Panginoon. Kaya sabi doon, your zeal hath provoked many, many. Ganun pala yun. Pag may zealousness ka, na nahahawa yung iba sa positive. Amen? Kaya iba, pag nakita kayo may tatamad-tamad, pakita nyo, huwag kayong tamarin din. Eh siya, tatamad-tamad, pungas-pungas, anong oras na. Pakita nyo kayo, maaga pa, gising na kayo. At nakaligo na, mabango na, punta na sa church. Amen? Pag ministry, ganun din. Nakahanda. Kaya yun po yun. Philippians 3:6 naman, concerning zeal, persecuting the church, touching the righteousness which is in the law, blameless. So ito po yung sinasabi ni Paul sa kanyang sarili. Again, mali siya dito. Pinapersecute niya yung church, pero talagang andun yung zealousness niya. So again, pwedeng positive, pwedeng negative. Last, as like Colossians 4:13 na, for I bear him record that he had a great zeal over you and them that are in Laodicea and them in Hierapolis. So, ito po yung si Epratas ba yun? Kasi isang kapatid naman na inutusan siya ng lingkod ng Diyos, talagang, sige po, kahit napakahirap mag-travel before. So, yun lang po yung zealousness. Okay, so alam na natin, ha? Kaya tingnan natin ngayon. Ano naman yung kabaligtaran niyan sa verse 13? Sabi dyan, he said also, behold, what a weariness it is. Yung sinasabi dito, yung pag nag-o-offer sila sa Panginoon, imagine mo ano, ang paulit-ulit, buti sa atin, wala nang ganun, di ba? Kaya meron pa rin, iba nga lang, spiritual offering, spiritual sacrifice sa New Testament po. Hindi na tayo pumapatay ng anong hayop dito. Pero dapat ganun tayo, spiritually. Ibig sabihin, kung minsan, magsasakripisyo ka, ay, gising na naman ang maaga, ano ba naman, tagalala na yan? Layo-layo. Tapos, yariin pa tayong barangay. Hindi na nga, itigil na natin yan. Dito na lang tayo sa malapit. Weariness, yata ba na? Eh, soul winning na naman, kayo na lang. Kaya soul winning na naman. Bible na naman, nakakatabad. Yan ang weariness. Wala ka ng lakas. Okay? So, hindi tayo dapat ganun. Now, pagdating ngayong umaga, kung paano, bakit, una, bakit, at paano tayo maglilingkod ng may zeal sa Panginoon. Amen? So, yung exhortation to parang hindi tayo tamarin at mapalalahanan tayo. Kasi nakikita ko iba, ganun na. Parang soul winning, parang yan, routine na yan. Hindi mo na-appreciate yung iba. Sa iba, wala yan. So, number one, bakit tayo dapat maglingkod ng may kasigasigan sa Panginoon? At saka paano natin gagawin? Number one, pansinin nyo dito, may mapansin kayo dito yung pattern sa Malachi. It's sa chapter 1, continue pa rin. Sabi dyan, sabi sa 1, sa 2, I have loved you, said the Lord, yet ye say, wherein thou hast loved us. Sa Tagalog, eh, sinabi mo, mahal mo kami, tas ang sinabi ng Diyos sa kanila, mahal ko kayo. Nasabi nila sa Diyos, where? Saan mo kami namahal? Paano minahal? Sabi sa verse 6, a son only his father and a servant his master, if I then be a father, where is in my honor? If a master, where is my fear? Tapos sabi dyan, say the Lord of hosts unto you, O priest that despise my name. O sabi niya, parang despise, look down. Ibig sabihin, tinatamad ba kayo? Itong sinabi ng Diyos. Yan, dami niyan eh. Ang una nagpapatubad niya dapat, yung mga priest. Okay? Nasabi nila, nandiyan ba kayo sa verse 6? O priest that despise my name, and you say, wherein have we despised thy name? Di naman eh. Weh. Di ka naman ang Lord, ikaw ang pinakamabuti. Parang itong mga pagkinaan natin, itong mga kaibigan natin, kung ano man yan, Katoliko or what. Pag sinabi natin yun natin, Katoliko, for example, alam natin, hindi na natin kilala yung tunay na Diyos at buhay na Diyos, kaya sabihin mo ngayon, eh, hindi naman ang sinasambay ang anong yan eh. Yan din ang ginagawa, nagbabaw kayo dyan, pinaparada nyo yan, ilalagay yung ano-ano, mga leader nyo gumagawa na, sabihin mo, hindi naman. Diba? Anong tawag doon? Amaya, ito sa sub 7, ito naman. He offer polluted bread upon my altar,
So, context mo lang muna. No? So, para sa ibang di pa masyadong familiar, isa mga ginagawa lagi nila yung pag-offering nga. Okay? Malaki, kilala yan sa offering. Eh. Okay? Pero, pwedeng pera, pwedeng yung mga pagkain, mga first fruit nila, ano naman yan. So, ang rule doon, ano, pag mag-offer kayo ng hayop, maganda, maayos. Okay? Kasi, una, kakainin ng mga Christian, yung ibang balte. Pero yung sa Diyos muna, una, ang Diyos ang nakatingin, ano ba ino-offer ni DM sa akin? Yan. O ano man yan. Kaya laging maayos yun. So, may mga rules doon. Dapat walang sakit, malusog. Yung ibang offering, meron doong buwan. May taon, dapat lalaki. Dapat isang taon. Walang sakit. Walang purigong. Walang ano-ano man. Hindi bulag. Ano sabihin nung i-offer mo yung bulag? Ibig sabihin, wala nang kwenta sa iyo yun eh. Kasi yung mga hayop po yan, yung pera nila. Okay? So, pag meron ka limang maayos na lamb, tsaka isang hindi, bawas yung value ng mga bulag. Tsaka ng mga pilay. Okay? So, naintindihan nyo na context. Kaya pag in-offer yun, sabi ng Panginoon, dapat maayos, maayos, walang sakit. Hindi bulag, hindi walang kurikong, walang sakit. Kaya sabi dyan, yung pag sinabing offer polluted bread, ano yung sabihin naman nun? Parang ito, yung mga bread natin may expiration, di ba? Kung ikaw tinatamad-tamad, wala kang pakialam sa Diyos, for example, o kaya sa anak mo na lang, ang titigas ng ulo ng mga ito, pakainin ko nga ng lumang tinapay. Nay, ba't ang tigas nito? Kainin mo lang! Matutuwa ba sa'yo? Matutuwa kayo? Eh, pag Diyos, sa Diyos ka nag-offer, matutuwa ba ang Diyos sa'yo? Yun po ang context nito, Malachi 1. Kaya sabi dyan, sa 7 naman, you offer polluted bread upon the altar. So, dapat yung pinakamaganda ibibigay mo, binigay mo, sira na. Eh, hindi naman kakainin ng Diyos yan. Iba, dinidisplay lang kasi nila kung alam yung show bread na tinatawag. Diyan lang naman yun eh. Parang sambayan. Pero sabi ng Diyos, ganun. Kailangan meron lagi yan. Maayos, fresh yun. Papalitan nila yon. May oras yun. Nakalimutan ko. Ano. So, lagi meron nun. So, bakit ino-offer nyo dapat maayos? Ang ino-offer nyo, kulang na. So, sabihin ko na lang ngayon sa panahon natin, ano ngayon yan? Ngayon, naglilingkod tayo sa Diyos. Ano, mag-church ka, hindi ka man lang nagbihis. Hindi ka man lang naligo. Ngayon, ibay nyo ako, nailigo gabi. Kaya pag umaga, mabilis na lang. Nakaligo pa rin. May iba na, hindi magbibihis na maayos. Okay na yan. Ano pa? Pupunta nga, late naman. Diba? Nag-aawitan na iba, ganado na, tapos ikaw, alam nyo na yung ating ano, inig na kinig, diba? Sino ba yung late na naman dyan? Yung iba pa naman sa inyo, hindi mapigilan yung gano'n, diba? O kaya naman, andito naman, hindi naman naikinig. Ino-offer mo sa Diyos yung, ano, nakatingin kang ganyan, yung utak mo, pinaka-importante, yung mong involved, dinatamad ka na eh. Okay, yun ang ating ano, context ngayon. So, pag sinabing offer polluted bread, kasi wala nang kwento siya. Sige, sa Diyos na yan. Sa pera, ganun din. Ano, sa pera, pumita ka. Wow, offer ko sa Diyos to. Hindi naman lahat eh, di ba? Yung tira-tira na lang. May natirang barya. Yan na yan. O kaya, yung lakas din natin. O sige, magpupuwet muna ako sa basketball. Tapos maglalaro ako. Bukas, Sunday. Worship ako. Pagkanta mo ngayon, pagod ka na, hindi ka na makapag-isip kasi inuna mo yung sarili mo. Ganun yun. Yan, sabi dyan, we're in, at nagtanong pa, ando pa sa tayo sa one, eh, no? So, gusto ko lang, ano dito, yung nagtanong pa sila, sinabi na ng Diyos, kulang yung paglilingkod mo, hindi maayos. Kasi, kulang ba? Nakakasa rin ganun, di ba? Kamali, oh. O, linisin mo to, ah, Christian, linisin mo. Dapat siya, puputi yan, ah. O, di, nilinis na ngayon. Yan ang utos sa kanya. Parang nalinis ba to? Oh, nakita, di mo ba nakita? May mga, ano pa eh. Itong parang, hindi na. Nasaan, nasaan? Di ba, parang lalo mong inaasar yung, ano mo, yung biso mo pag ganun. Amen? So, ganun kaya, number one, bakit una tayo maglingkod dapat sa Panginoon? Bakit? Kasi ang Panginoon ay
Ang pagkakatiwalaan. Okay, he's trustworthy. Kaya, paano natin gagawin ngayon yun? Di magtiwala tayo sa kanya. Itong problema ngayon kasi, pag sinabi na ng Diyos, nakita na natin, sabihin, ano yung kanina sa verse 2? Mahal ko kayo! Okay? Well, yeah, kaya pag yun, pag nag-disolwining tayo, hirap i-win ng mga walang tiwala sa Diyos. Di ba talagang namatay ang Panginoon para sa iyo? Iligtas ka niya. Ito yung salita niya. For example, ito sinabi ng salita ng Diyos. Well, yun ba talaga? Ang hirap kausap ng mga taong di nagtitiwala sa Diyos. Saan ka mag-uumpisa? Alam ka naman, bigyan mo ng... Pero ganun nga ginagawa natin. Eh, dinadala natin sila doon. Inaakay natin sila. Kaya ganun din naman sa mga ano na, anak na ng Diyos. Mag sinabi ka ng mahal, hindi naman mahal, mas mahal mo yung isa eh. Kaya may mga nawala sa atin ganyan dito, di ba? Parang nakatingin kasi, yung isa nabigyan ng bike, ako hindi. Yung isa tablet pa, ayoko na, hindi ako mahal ng Diyos. So, pasto, may pagtatangi yan. Ano gagawin ko dito? Kaya ganun yung nangyari dito eh. Pwede ba magtiwala kayo sa Panginoon? O pagkakatiwalaan siya, pag sinabi niya, yun na yun. Sabi niya, mahal niya, huwag mo nang tanungin ulit. Pag sinabi niya, sabi niya sa 6, sinabi niya, you despise my name. Kayo, kulang kayo eh, sa pagkatiwala sa akin. Hindi naman eh. Sinabi na nga ng Diyos eh. Para madali tayong turuan, para makapaglingkod tayo ng tama, pag sinabi ng Diyos, yun na yun. Magtiwala ka. Amen? Amen. Punta pa tayo sa matindihan. Pero yun ang pinaka-basic. Pag sinabi na ng Diyos, magtiwala kayo. Eh, salita ba talaga ng Diyos yan? No? Sabi ng mga Muslim, sinulat lang yan ng mga... Ano, naka-base nga sila dito. Naniwala ka naman. Lalo sila, kung bumagsak tong Bible, sila yung unang susunod. But anyway, tiwala tayo sa Panginoon. Amen? Hindi ko nabasahin yung iba. Mayroon tayong preaching yan, yung faithful God, sabi sa Deuteronomy 7. Ang title ng Panginoon yan eh. Hindi natin matatapos. Deuteronomy 7, verse 9, sabi dyan, know therefore that the Lord thy God, He is God, the faithful God, which keepeth covenant and mercy with them that love Him and keep His commandments. Totoo. Pag sinabi ng Diyos, totoo yun. So magtiwala tayo at maniwala tayo sa sinabi niya. Yun ang una talaga, no? Pag di ka nagtitiwala sa kanya una, ba't nandito ka? Lalong di ka makapaglingkod. Kasi yung iba dyan, kaya lang nasa church, iba ang dahilan. Hindi sila nagtitiwala sa Diyos, iba dahilan. Gusto lang nila ng belongingness. Niwala kayo. Kasi hindi ko rin mapaniwala. Pero ba't nandito pa sa church to? Yung iba, papakit lang. Iba, walang kabagay-bagay. So una, magtiwala sa Diyos. Siya ay matapat. Hindi ko na isa-isayin to. Pero basahin natin yung iba. Sa Psalms 4:5, sabi dyan, Psalms 4, verse 5, sabi dyan, offer the sacrifice of righteousness and put your trust in the Lord. Magtiwala ka sa Diyos. Sabi sa 2 Samuel 22:31, sabi po dyan, as for God, His way is perfect, the word of the Lord is tried, subok na siya. He is a buckler to all them that trust in Him. So magtiwala tayo sa Panginoon, amen? Hindi ko maintindihan eh, na ano eh, inasabi niya pa, kulang pa yung ginagawa ko. Diba? Magtiwala ka sa Kanya para matuto ka at makapaglingkod ka ng tama. Okay? So, yun na yun. So, number two, o number one is trustworthy, kaya maniwala tayo sa Kanya para makapaglingkod ka. Ano ba yung mga gusto sabihin dito? For example na lang, ganito. Maraming mga Baptist ngayon, iba na nga yung paglilingkod. Bira na yung soul winning. Nakita ko lang sa Facebook. Natuwa sana ako eh, kasi iba, pinapakita na rin nila kung nag-soul winning sila. Kasi nung tinitigyan ko ng gusto, hindi nag-soul winning. Ginagawa nila, nag-trompa. Tapos mga babae pa, binabasa pa yung ano. Napanginahin, nag-effort ka na rin lang, mali naman. Binabasa nila yung preaching, ewan kung anong binabasa. Siguro yung mga tracks. Tapos yung isang picture, yung tracks, pinapakita. Halip na Bible.
Pwede nyo sa simula. Pero tayo, Bible. Amen? Tapos tinignan ko pa ulit, ang soul winning ba ito? Hindi soul winning eh. Tapos nakapila silang ganun, tapos yung kompa nila nakaganun. Sino makikinig sa inyo? Una, at maliligtas ba yan? Kaya sabi rin nila sa, hindi ko nakinontra eh. Kasi yung masyadong konta lagi. So, yun, gusto ko sabihin, magtiwala, ano bang method ng Diyos sa soul winning? Isa-isa, amen? One-on-one. Eh, mahirap yun talaga, pero aralin mo, kaya mo yan. Kaya, yung basa atin, ha, masama, salamat sa inyo, mag-observe kayo, hindi yan madali, pero, i-desire nyo na maging ano rin kayo, hindi lang kayo yung sasama, pero kayo na yung magsasalita. Amen? Kasi, ano, nagtatanong, eh. Sabi ni Peter, kabisado ko na lahat ng verse, eh. So, paano ba yan? Yung magandang tanong, di ba? Gusto mo, pero inaamin mo ang mahirap. Pero kasasama mo, kasama, paano ko ipapaliwanag to? Sumama ka ng isang taon, di mo malalaman yan. Malalaman mo yan. Amen? Sino ba dito yung takot mag-soul winning? Normal po yan. Hindi talaga madali yan. Pero, kaya yan. Okay, magtiwala ka sa Diyos. Yun ang method ng Diyos. Huwag ka magtiwala sa Diyos. Eh, mga iglesia naman, nag-invite lang yan. Tapos, ganun ang gawin natin. Hindi naman yun ang goal natin. Kaya nga kulto, gagayahin mo pa. Soul winning tayo. So, magtiwala tayo sa salita ng Diyos. Kapagkakatiwalaan siya. Number 2 naman, nabanggit na kanina yung verse 2, no? Balik tayo sa ating verse, sa Malachi 1. Nasabi po dyan, I have loved you, say the Lord, ang linaw. Yet ye say, wherein thou hast loved us. Paano mo kami minahal? Sige nga, hindi naman nata eh. Kaya number 1, number 2, at tayo makapag-una, bakit tayo dapat maglingkod ng gusto? Kasi minahal niya tayo. So tayo, yan yan, nabanggit ko lagi sa inyo yung sana all my jowa eh. Kasi nakakasal na katawad eh. Kasi pero nakaka-relate, di ba? Kasi yung love, talagang gusto natin yan. Okay? Kasi yung ibang katamihan, wala sa panahon. Pero maganda yung mahal ka. Gusto mo yan. Gusto mo masigurado ka niya. Kaya yung mga babae especially, gusto mo pakasalan mo sila. Sigurado yun. Mahal mo na talaga, di ba? Di ba? Minsan, hindi pa rin eh. Pero malamang sa hindi naman. Huwag matino yan. Kung hindi pera-pera yan. Okay? So, ang sarap nung mahal ka nung isang tao. Kasi sinasabi na dito ng Panginoon, I have loved you. So, hindi pa ba yung sapat na dahilan para sa'yo? Magtiwala ka sa kanya at paglingkuran mo siya. Mahal ka ng Diyos. Anong wala sa'yo? Tindihan niyo ba yun? So, number 2, mahal ka niya. Anong gagawin natin ngayon para maglingkod? Appreciate mo yung pag-ibig niya. For example, minahal ka nga, tapos ayaw mo, I love you. Sarap. So, umpisa lang yun. So, pag na medyo matagal na, tinake for granted mo na, sinasabi na dito lagi, mahal ka ng Diyos, mahal ka ng Diyos. Eh, hindi. Mahal, sige. Tama ba yun? Kaya ito yung maganda, pansinin natin. Tingnan natin yung negative. Nasabi po dito, I have love you. Nasabi dyan, sa verse 2 pa rin po, nasabi dyan, was not Esau Jacob's brother, said the Lord, yet I have loved Jacob, verse 3, and I hated Esau. Alam nyo, parang maganda, ma-appreciate natin minsan yung pag-ibig ng Diyos. Dapat alam natin to, amen? Na yung iba, hindi niya minahal. Okay? Para ma-appreciate natin yung langit, yung pagkaligtasan na pinovide ng Diyos, dapat alam natin may impyerno. Soul winning, importante yan. Hindi natin nananakot lang. Una, totoo yan. Pangalawa, maintindihan ng tao na minahal sila ng Diyos dahil hindi sila napahamak sa impyerno. Yung iba, again, yung mga tumanggap. So, kaya lagi po yung mag-asawa sa inyo, paulit-ulit na yan, pero sa kanila, baka first time nila yan. Lalo pag talagang pinaliwanag mo sa kanila ng gusto. Ay, talagang mahal pala ako ng Diyos kasi may impyerno, tapos namatay siya. Siya yung pumunta doon. Tinikman niya yung kamatayan, yung impyerno. Gano'n mo kamahal yun? Amen? Amen. Sino nagmamahal sa inyo? Paano niyo nasabi mahal niya kayo? Ganun lang yan eh. Sino nagmamahal sa iyo, bud? Pamilya mo, di ba? Maganda yung kwento nito ni bud eh.
Diyan ko na, baka maiyak ako eh. At ikaw din. Pero di ba, sinaga ka, pinag-aral ka, ayaw mo, sige lang. Nasabihan ka, tutulungan ka, suportahan ka. Mahal talaga ako nito. So sana makita natin sa Diyos, minahal tayo. Amen? So alam ko, hindi natin masyadong in-emphasize siya dito sa atin kasi nga, nakuha niya na sa iba eh. Pero again, yung tamang context, dapat ma-appreciate natin yan. Yun ang iyong mangyari sa atin. Yung baptist ka, nasa maayos ka ng church, di ma-appreciate. Kasi bago ka magkaroon tayo dito ng church, alam niyo ba kung paano? Pwede naman tayo mag-follow na lang sa iba, anong style nila, o may church, o sige, okay lang. Yung ating sigawan, yung mga ano, huwag natin kalabanin, lahat tayo nagmamahalan, ang iglesia ni Manalo, katoliko, at huwag tayo mag-mission, doon na lang tayo sa, ano, malaki na lang tayo ng church doon, diba? Saya-saya. Minsan, di na-appreciate nung iba yun. Mayroon tayong Baptist church dito. Okay, so kaya yan, minahal tayo ng Panginoon, appreciate natin, ganun. Alam, pag ina-appreciate niyo yung pag-ibig ng Diyos, hindi ka basta yung paglilingkod lang. Okay na yun, soul winning, nakasama. Okay na yun, mag-church na naman. Okay na yun. Diba? Hindi masyado makikinig. Okay na, kanina nakikinig ako, ngayon hindi na eh. Kasi hindi na ako tinitingnan ni Pastor, kaya nga tinitingnan ko kayo lahat isa-isa eh. Mga iba, hindi na nakikinig. Ang iba nakatingin nga, sarado na utak. Mahirap bang makinig? Yes. Subukan nyo mag-praise, mas mahirap. Amen? Appreciate nyo yung pag-ibig na meron kayo, kung ano yung binigay sa inyo. Isa sa mga mahirap, sakit sa mata, for example, nari, binilang ko si Stephen, for example, ng cellphone. Tapos, iniiwanan lang kung saan-saan. Eh, pinaghirapan ko yun para magkaroon siya, no? For example, ano may feel mo? Diba? Parang pinabayaan lang. Hindi na-appreciate yung pag-ibig ko. O sana, natin matapos. So una, number one, he's trustworthy. Kaya maniwala tayo. Pag sinabi niya, yun yun. Para makapaglingkod tayo ng tapat. Hindi yung, ano, gagaya ka sa kulto. Alamin mo muna yung sinabi niya, pagtiwalaan mo yun, makakapaglingkod ka ng may zeal. Hindi ka tatamad-tamad. Amen? Number two, mahal ka niya, appreciate mo naman yun. Hindi lahat ng tao mahal niya. Ang linaw dito, talagang sinabi niya, I hate Esau. So, the fact na minahal si Jacob, is like that, ma-appreciate natin yun. So, sa atin niya, siyempre, yung mga, kung ligtas ka, ma-appreciate mo yan. So, mamaya na lang pong hapon, may uwi ba dito, eh, hindi babalik? Babalik? Siyempre, hindi ako kasabi, pasto. Nasa inyo na yun. Kasi yung pinaka-meat and potato nito nasa dulo. So sana nandito kayo mamaya ang hapon ulit, ha? Saka na tayo mag-job. Kasi wala eh. Amen? Nakailang minutes ako? 39. Oh, kulang yan. So, tingnan natin ng konti yung point number 3. Una, he's trustworthy. Magtiwala tayo sa kanya. Pangalawa, mahal niya tayo. Appreciate natin. Pangatlo, ang sabi sa verse 5, sabi dyan, and your eyes shall see, and ye shall say, the Lord will be magnified from the border of Israel. Ito po yung, actually, yung sinasabi niya dito, pinapaalala niya eh, kung ano yung mga pangako niya at mangyayari, di ba? Eh sabi niya dyan, noong una po, hindi kilala naman yung totoong Diyos. Kasi nga, lahat ng karamihan ng tao noon, panahon ni Abraham, kinalimutan na siya, hindi siya sinamba, and Diyos naman, hindi naman kayo pipilitin. Okay? Kaya yung iba, hindi nakilala sa kanya. Pero ang pangako niya dito, ang Panginoon ay mamagnify. Ano yung mamagnify? Sinong pabida dito? Sinong pabida? Gusto nyo kayo yung bida? Basketball, ako. Oh. Kaya gusto kong basketball, papakita kong paano kong masushoot habang patumba ako. Ang galing nun. Kaya ganyan yung kasi may katamihan, may habang yun. Sa totoo, napansin ko yun. Ganun na ako, sadak-dak ako. Gaganun pa yun. Tapos, sayo-sayo pa yun, di ba? Ba't ko alam? May lumadaan sa new speed ko eh. Kasi iba naman, no? Lala niyo ba yun? Walang tingin. Yabang eh.
So, tas yun, minamagnify sila, di ba? Kaya dati nauso yung mga cards-cards eh. Sikat ako. Ayan, may naman, uso yung TikTok. Di ba? Doon nauso yan. Kasi doon, titingnan nila ako. Kala mo noon, otowa, tinatawa na ka lang. Mga ngayon. Pero feeling mo kasi, feeling mo, di ba? Minamagnify ka. Ako na naman yun. Ay, daming views. Alam mo, eh. Asan ba to? Di ba? Kasi sa makapatingin ka rin, nasa utang nitong taong to. Alam nyo, mayroon tayong dapat i-magnify ang Diyos. Kaya pag andyan ang aga mo sa church, tapos naglilingkod ka, lilingkod na naman, lulutoan ko na naman itong mga to. Luluto na naman ako. Sabi nyo, bigas tuloy. Kanin-kanin. Ang hirap niya, misa patulungin niyo si Ma'am, Donna. Ano pa na nasa. Bakit, mga batang ano ba ito? Pero kailangan niyo yan eh. Amen. Ito, dinipay namin isa-isa yan. So, gusto natin mamagnify ang Diyos. Ba't ang aga mo na naman dyan, DM? Diba? Pag nagtuturo ka na ng bata, di ka pa nagsawa sa baybay sapa, pati alaala, nakarating ka dyan. Ganun na naman yun. Naano ko sa mga teacher natin eh. Kung ano yan, ganun na naman. Ito maganda, turuan nyo rin yung iba. Ayan, sige siya, sumasama. Para magkaroon siya ng burden. Napakahirap no, ilang taon mo tuturuan yan sa iba, mawawala lang. Amen? Kaya gusto natin dito, na point number 3, bakit tayo dapat maglingkod ng tapat at may kasigasigan, because sabi dyan, He's a great God. Pag sinabing magnify, dapat siya yung nakikita natin. Amen? Hindi yung ano-ano ka sa basketball. So what? Ano ba ginawa niya sa buhay ko? Diba? So what kung magaling siya mag-shoot? Diba? Wala. Pero ang Diyos, niligtas ka niya. Tapos ngayon, ano pang ginawa bukod sa niligtas ka niya? Hindi ko po sa impyerno, ano? Ang dami niya pwedeng gawin sa iyo eh. Pagpalain kaya dito, ang sarap ng buhay na naglilingkod sa Diyos. Amen? Amen. Hindi mo masabi yan kung hindi ka naglilingkod sa Diyos. Kung makikinig ka lang yan, ano, masarap ba talaga? Masarap mag-ML. Alam mo lang yun. Pag nasawa ka dyan, yung mga iba dito na wala na, kung anong pinagdahilan nila, pinagpalit nila yung church, ang Panginoon, isip-isip ko lang, walang kwenta-kwenta yun. Ano iniisip nyo? Kaya minsan wala nang, kahit siya sabi natin, welcome kayong bumalik dito ha. Minsan wala nang mukhang hihaharap eh. Kasi na-realize nila yun, sinayang ko yung oras ko dito. Sa basketball, sa forma, sa trabaho kunwari, sa school kunwari, sa labada kunwari. Pero hindi ako naglingkod sa Diyos, sa dakilang Diyos. Nung kadaman mo, i-magnify mo siya. Pag andito ka lagi, pag maaga ka, gusto winning na naman. Kaya kagabi sinesurvey ko, sana naman ba tayo? Iba siguro dito, ano na, tinatamad na, kayo pati naman. Di ba? Huwag kayong tatama rin, amen? I-magnify natin ang Panginoon at pag maayos yung pag... Sino kayo na ba kayo naglingkod? Yun ang tatanungin ng tao eh. Ba't maaga ka dyan? Bakit totoo yan? Kami dito, kaya naman kami nasa iglesia ni Mahal, kasi meron kami dito, binigyan kami ng kung ano eh. Mag-magnify ba ang Diyos doon? Hindi, mamagnify doon pera nila at yung mga leader nila. Yaman nyo. Yaman nyo talaga. Yun lang yun. Ang Diyos, nasa na? Nakalimutan na. Pero pag tayo, soul winning na naman, hindi nila maintindihan sa una yan. Ba't ang tiyaga nyo dyan? Ang konti nyo lang dyan. Pasto, tinuro mo na dati yan. Tuturo mo ulit. With passion ang preaching. Kung talagang iba, nalala ko din mga Katolik, gano'n, mag-fish lang yun kasi mayaman yung mga pare. Dalas yan, late pa, di ba? Darating, oh, dyan na si Father. Nagsasalita lang konti yun. Hindi mo maintindihan, wala na, basta si Father yan. Sige, bye-bye. Sige po. Wala, walang ginawa. Hindi mo ito nag-fish lang ganito yan. Bago yan pumunta sa lugar nyo, meron yung assistant na lagi, sigurado, planchado na yan. Tayo minsan, pag pumunta tayo ng funeral, di mo alam kung na-expect mo dun, di ba? Sino ba yan? Kasi nakabastos pa tayo, amen? Ba't kayo ganyan maglingkod? Para maitaas ang Panginoon. Mamagnify siya. Magtatanong yung ibang tao, wala ka ng pera dyan. Di ba magkakaroon pera dyan? Ano pa? Di ka nga may bida. Pray nyo yung ano namin, yung anniversary, yung reunion namin. Hindi ko alam talaga, gagawin ko doon. Tignan lang natin. Amen? Sana may mga ano tayo doon. Mabless, may maligtas.
Nasabi sa verse 6, a son honoreth his father. Sino gusto nang magalangin? Lahat naman tayo eh. Ito yung nakakasal. Lalo mga tatay ha, kasi alam nyo yung tatay, di ba? Ginagalang nyo yung tatay nyo. Sabi nyo, ang isda na naman si tatay eh. Kaya mo si isda yan dahil para sa'yo. May kainin ka. Amen? Daddy nun, amoy ano naman si daddy nun. Amoy rep. Amoy ano. Buti kami ni Brad, amoy ano kami, aircon. So, ganun din. Alam ba? Alam, hindi kami pinapagalitan sa tabaho. Kasi natatawagan pa kami. Buti nga, work from home. Pero napakahirap. So, tatay, sino walang galang sa tatay dito? Si Brad, nag-uumpisa pa lang. Isa sa mga may hirap na tanggapin minsan yung anak mo, di ba? Yun nga, ginawa mo, tabaho. 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 Uy, sana, ang kinakain ni Stephen, baka nagugutom. Di, tabaho, tabaho, tabaho. Tapos, di, darating ka ngayon. O, kiss naman dito, kiss. Eh, tatago pa. Nakakasal yung ganun. Okay. O, sundin mo to, ha? Sorry, Stephen, ala. Ikaw na lang. Si Peter naman. O, Peter. Ah, yung sapatos ko, kunin mo. Eh, si ano na, nagturuan pa. Yung nakakasal. Alam nyo, ganun ang Diyos sa atin. Ginawa niya, binigay niya na lahat. Gusto lang niya, i-honor mo siya. Tawagin mo siyang tatay na may paggalang. Sabi na, gitong pangit, hinahanapan. Where's my honor? Where's my fear? Takot ba kayo sa akin? Ang hirap ng tatay ka, walang takot sa iyo yung anak mo. Kasi minsan, di ka rin marunong. No, pag tatay ka, pakita mo kung sinong boss. Amen? Para makita mo pag lalaki ka yung ganong honor ba. Na minsan yun lang gusto natin, magtrabaho ka para sa kanila. Tapos pag nakita mo, ginagalang ka, minsan okay na yun eh. Asawa mong babae. Pero dito, ang pangit, no? Nagre-reklamo ng Diyos sa kanila dito eh. Parang mga ano to, for example, siguro, mga ito, mga kaibigan natin, mga hindi ligtas ba? Pa-father-father yan. Eh, anak ba kita? Anak ka ba ng Diyos? Diba? If I be a master, oy boss, tinatago, Panginoon, Panginoon, wala ka naman takot. Okay? Kaya again, ito muna tayo, bakit tayo dapat maglingkod at paano? Nang may zeal, ha? Una dapat, magtiwala ka muna sa Diyos. Pag sinabi niya, yun na yun. Para tama din, tama. Exacto yung paglilingkod mo at pwede mong gawin ng may kasigasigan. Kasi sigurado kayo, nasabi ng Diyos eh. Amen? Di ka tulad ng iba kaya takot mag-soul winning. Sila, yung doctrina mismo, hindi nila. Tama ba to? Na katulad nung ina, ano, Rick Warren. Ah, Rick Warren tulad. Na Rick, yun ba yun? Yung repent of your sin, itong si ano, Way of the Master ko, no? Ang hirap nung pag ganun yung ano mo, mag-soul winning ako dyan, pero papa, isa-isahin ko muna yung kasalanan nitong mga to. Isa-isahin ko muna yung Ten Commandments. Hindi mo, nagsinungaling ka? Okay lang sa introduction, huwag mo na dikdik. O, kailangan pagsisihan mo lahat ng kasalanan mo, ha? Kahit ako naman, matatakot ako pag ganun ang ano ko, soul winning method ko. Pupuntahan ko yung tao, kakatukin ko, tapos sasabihin ko yung mga, hoy, pagsisihan mo yung lahat ng kasalanan mo, ha? Good news pa yun. Kaya alamin mo muna, ang Panginoon, hindi naman tayo pabibigitan ng gusto, sakto lang. Kaya ang sarap mag-soul winning, hindi tayo katulad ng mga to. Na mali yung kanilang diskarte kasi mali yung kanilang doktrina. Kaya una, pag nakita mo, sabi ng salita ng Diyos, manampalataya ka lang, tumawag ka lang, ligtas ka na, tiwalaan mo yun. Pagtiwalaan mo yun, maniwala ka dun. Para ma-honor din ng Diyos, hindi naniniwala ito. Pa-Bible, nabasa niya, hindi naman naniwala. Kaya number two, mahal niya tayo. Yun ang katotohanan. Bakit tayo dahil maglingkod? Mahal niya tayo. Paano natin gagawin? Appreciate natin yun. Lagi yun. Hindi ka dapat tabarin mag-soul winning. Kasi nga, niligtas ka niya eh. Minahal ka niya eh. Ikaw din. Kung mahal niya iba, una, ikaw. Minahal ka niya. Nasigurado mo yun. Ngayon, maglingkod ka ng tapat. At hindi ka tatamad-tamad. Ang pangit nung mag-soul winning ka, wala kang gana. Ba't ka ba andito? Ay, sala lang, haba ng biniyahe mo, tapos dito, tamad-tamad ka lang. Eh, huwag na dyan, next door naman tayo. Yung next door, layo. Hindi ka nakadami. Kaya mag-pray mo na dito na.
Aayusin ko na to. Pinausap na ako, ayusin ko na. Amen? Todo mo na. At number three, tapos natin mamaya, pero yung ano dyan, He's a great God, He deserves our praise and love and service. So kung, play, kung ano nyo yun, yung ibang mga tabado, kaya tinatapad mo yung sabihin, eh, late naman ang kumpanya ko, late ng sweldo ko. Di ba, iba? Masin nyo ba yun? Ayoko dyan, ayoko mag-aral dyan kasi, hindi, ano, late ng school ko. Eh, doon ka lang nakapasa eh. Ayusin mo na. Amen? So, appreciate mo. Ang ito maganda pag sa Diyos ka kasi naglilingkod sa tunay na Diyos, ha? Hindi mo kaila, wala kang, hindi mo, wala kang ganong excuse, eh. Okay, hindi, maliit ang Diyos, eh. Hindi maliit ang Diyos. Dakila ang Diyos. Kaya pwede kang maglingkod ng buong katapatan at kasiga-siga. So, tuloy natin mamaya ang hapon, mamaya yung pukpukan. Okay? So, yun lang. So let's pray, Lord. Maraming salamat sa inyong introduction pa lang sa amin. Ano, mga points din. I pray na hindi po kami tatamad-tamad, hihina-hina. Kung nangihinaman kami, may paraan naman. Pwede mong kumuha ng lakas sa inyo, Panginoon. Pwede mong magpahinga. Magsaglit, Panginoon, sa gabi. Panginoon, sa buong isang linggo, Panginoon. Hindi naman kami araw-araw, soul winning. So I pray na kami po ay patawarin niyo sa panahon na kami pinatamad. At minsan mali ang diskarte. I pray na intindihan namin, makuha namin yung mensahe sa chapter na ito kung saan malinaw, Panginoon, nandun po yung galit nyo sa mga supposedly naglilingkod sa inyo pero sila po'y kulang, kapos, at even negative, Panginoon. So I pray na tuloy kami mamayang happen to Lord or sa next week kung ano man kaya malulati. In Jesus' name we pray. Amen.